Bakit po ba tayo nag ano sari-sari store? Ano po ba ang purpose natin? Sa pang-araw-araw lang po or may gusto pa rin po tayo na abutin sa ating buhay? Hello, hello, hello everyone. Welcome sa aking channel. Ako po pala si Josephine Chavez. Kung bago pa po kayo sa aking channel, please, please subscribe. Support po my channel, Chavez Store Vlog po. Ano po ba ang purpose natin? Bakit tayo nagtitinda or na nagsari-sari store? Kasi sa akin po dati, nagsari-sari store po ako kasi kahit ang hirap-hirap dati, kahit piso wala, kahit 5 piso wala, pag dumaan yung ice cream, hingi yung mga anak ko, wala akong may bagay, kaya ako nagsikap na magsari-sari store. Alam nyo, yung unang benta ko, 30 pesos a day, nung una kong benta. But habang tumatagal, lumalago yung tindahan ko, lumalakas na yung benta ko hanggang sa marami na akong naipundar dahil sa lakas ng tindahan ko. Panuorin nyo po kung ano po yun. But please subscribe me po. Support my channel, Chavez Store Vlog po. Panuorin nyo po. Alam nyo ba na nakapundar ako kami ng ano, yung isang dump truck na naghahakot ng tubo namin. Inutang ko po yung nag-utang po ako ng pera sa isang co-op. Alam niyo ba ang nagbabayad? Benta ko yung binabayad ko per month. Tapos nang na-harvest na yung ano, yung tubo namin na binayaran ko ng almost 90,000 na ano ba tawag doon, prenda or mortgage, yung parang ganun. Tapos nang na-harvest na yun, malaking pera kasi mahal yung asukal noon. Medyo nakapera kami, umabot siya ng 400,000, tapos nakabili kami ng isang dump truck. Yun, di na kami nagpahaul doon sa ibang mga hauler sa paghakot nung tubo namin kasi meron na kami. Bali, 400. Ang nagbabayad niyan is store namin, benta namin sa store. Ang nagbabayad ng inutang ko doon sa co-op. Tapos other one, meron pa yung sa farm namin. May nabili kami na lupa. Hindi talaga, yung parang forestal lang. Timnam na namin ng rubber tree. Tapos ngayon, nag-harvest na rin kami. Tapos isa pa, kasi mahirap mamili na walang sasakyan. Tapos ang laki ng mabayaran ko sa ano, sa pamasahe, kaya bumili na rin kami ng isang sasakyan namin na para ginagamit namin oras na mamili every week, weekly kami noon mamili ng mga paninda namin, kaya nakabili kami worth 300,000. Every year meron kaming budget na mabili-bili dahil lang sa store. Maliban dyan, meron din kaming naipundar. Hindi talaga naipundar, katas ng tindahan, katas ng sari-sari store. Yun ang dalawa kong anak na nakapagtapos ng college. At ngayon, yung isa is productive na rin kasi nagbabarko. Sa ngayon, andoon pa siya sa labas ng bansa. Seaman. Yung isa kong anak is aircraft. Pero
ayaw magtrabaho. Kaya yun, tumutulong na lang sa papa niya. Okay na rin, at least may katuwang yung papa niya. Kasi sabi niya, mas maganda raw yung may pinag-aralan kesa wala. Grabing gastos ko dyan, pero ayaw magtrabaho. Kaya okay lang din, at least may kasama kami sa farm namin, may magbabantay dun. Kasi ayan, dapat pag mag-sari-sari store ka, dapat mayroon kang goal, mayroon kang gusto, dapat may project ka every year. Kaya kami ganun. Salamat po sa panonood. Yan lang po. Thank you.